Kung papansin ninyo yung construction ng sentence, it is a request, a question mark, or a command. Di ba? Meron tayo sa English na question mark yung dulo, exclamation, or what? Period na. Eto, ano to? Di ba? Kung titignan mo yung sentence, rejoice always. Pautos eh. Magalak ka lagi. Alam niyo, magiging magalak ka lang lagi pag lagi kang nagpipray. Ang taong tamad magpray, kadalasan sa pako lang mukha. Tingnan mo ulit katabi mo. Mukha nga ano. Mukha nga. Pag kulang sa prayer, iba mukha eh. Walang glow, walang glory, kahit ano pang makeup ilagay, wala pa rin. Natutunaw lang yung mga pamasilya ng mukha. Minasilyahan na, ganun pa rin eh. So, when we pray without ceasing, we rejoice. Okay? We rejoice. And, pag ikaw nagpipray, hindi pwedeng maangal ka. Natatanggal yung pagiging maangal mo pag lagi ka nagpipray. Kaya sabi dito, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Lalo kahapon. 3 days na akong nagbabiyahe kasi yung isa kong sasakyan ni Luma, inahanap ako ng pyesa. Eh, alam niya naman, pag exotic yung sasakyan mo, ang hirap hanapan ng ano, parts. Alam niyo, grabe, sabi ko, Lord, ano nangyari sa Pilipinas? Mapunta ka ng Marcos Highway, hindi gumagalaw. Mapunta ka ng Ligaya, hindi gumagalaw. C5, hindi gumagalaw. Quezon City, punta ako ng Quezon City, hindi rin gumagalaw yung mga sasakyan. Ayoko nang lumabas. Ay, ginawa ko lahat ng nakakasal, pinagpipray ko na lang, Lord, pagpalain mo to. Lord, i-bless mo to. Lord, thank you. Dahil, alam niyo, 3 hours biyahe ko mula dito hanggang Quezon City. Noong Wednesday, nagpunta naman ako Manila, 6 hours balikan. Sarap. Pero alam niyo, kagandahan, nakakapag-play ako ng mga preaching sa YouTube, tsaka sa mga music. Nakakatatlong service ako, praise and worship. Nakapag-praise and worship lang, may preaching pa. Offering lang, wala. Sabi ko, salamat Lord. Kaya alam niyo, when you pray without ceasing, nagiging, yung totoong prayer, hindi superficial. Kasi may mga taong nag-pray na ang tagal-tagal, paglabas halimaw pa rin. Ang tanong, sino kayang kinausap niyan? Kasi kung sino yung kausap mo, magiging ganun ka. Kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. Okay? So when you pray without ceasing, you will rejoice. Yung taong dasal ng dasal, masayahin. Tingnan niya yung katabi. Ang saya-saya. Ano daw yung tawa? Sabi ni Gem, nandito si Gem. Ano yung tawa na? Banal na aso. Santo. Pag ikaw nagpipray, nagiging masayahin ka. Kung nakakunik ka kay Lord, yung totoong prayer. At nagiging mapagpasalamat ka. Hindi ka maangal. Kaya it is a contradiction, yung dasal ka ng dasal, pero maangal ka at masungit ka. Hindi bagay. This is the will of God in Christ Jesus for you. So, to pray without ceasing, it is a command. Pero when we say it is a command, parang pabigat. Kaya it is a delight for those people na alam yung pagmamahal ni Lord sa kanila. Colossians 4:2, continue steadfastly in prayer. Utos pa rin. Being watchful in it with thanksgiving. Yung dasal talagang tunay, may pagpapasala, magiging thankful ka lagi. Magiging grateful yung puso mo pag lagi ka nag-pray. Luke 18:1, men ought to pray. Women, kasama kayo rito. Huwag kayong magpalusot. Men lang mga kaloy. Men ought to pray always and not lose heart. Huwag mawala ng puso. May mga stealer of hearts. Kaya huwag niyo daw panako yung puso niyo sa kanila. Hindi. Huwag kayong mapagod. Huwag kayong magsawa. So the Bible, maraming utos sa Bible na huwag kang tumigil mag-pray. So, kung ang kapalit lang no, kapatawaran ng kasalanan mo, absuelto ka, eh huwag kang tumigil makipag-usap kay Lord, parang madali ito gawin. Parang. Okay? Pero kung ito'y utos, humihirap. Pero kung mahal mo ang Diyos, ang prayer ay madali. Sa taong nagmamahal, lahat gumagaan. Sa taong nagmamahal, lahat dumadali.
Imagine nyo, yung mga kilala ba kayong tao, ako po, maharte ako sa tao eh. Kung maharte ako sa damit, maharte ako sa buhay, maharte ako sa tao. May mga karakter ng tao na hindi ko type. Tapos naging pastor ako, gano'n yung mga miyembro ko. Hindi ko type yung mga pogi, magaganda. May mga type po ng karakter ng tao na hindi ko type. Pero alam nyo, yun yung binibigay ni Lord sa atin. Kayo, meron kayong mga tao na hindi nyo type. Karakter, attitude, style. Sino yung meron? Di ba? May mga tao na ayoko kausap yan. Sakit sa ulo kausap yan. Alam mo, yung mga tao hindi mo type, biglang merong naging boyfriend o girlfriend. Nakapag-asawa? What's the meaning of this? Di ba? Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin na, nakapag-asawa. Di ba, isipin mo, kawawa naman ang makasawa na ito. Pero nakaintindi. May nakaintindi sa kanya. May nagmahal sa kanya. Di ba, na tao? Kaya magtataka ka. Minsan may mga nakapo sa Facebook. Mukhang kita, tapos mukhang kastilaloy na babae. Kulang na lang, sipat, saka bahag. Natas nag-boyfriend, girlfriend, nag-asawa. Gulat ka, ang nangyari, di ba? Ano to, na malabo mata or what? No? Nagayuma. Pero ang point is this, merong nagmahal sa kanya. No? Na kung titingnan mo, kung ikaw yun, hindi mo yung gagawin. Si Lord, ganun din yung ginawa sa atin. May mga taong hindi ka rin gusto, pero si Lord, ginusto ka. Amen?